Ano na naman bang gusto mo, Justin? Bakit mo pinalis si Helena? At bakit ayaw mong patulugin si Talia sa silid mo? Mag-asawa na kayo. Kaya dapat maging responsable ka na sa asawa mo. Narinig ko ang boses ni Mami Mia sa labas ng silid ko. Pinapagalitan nito ang kaniyang anak. Ma'am, pumayag ako na pakasalan ng babae na gusto niyo para sa akin. Kahit na hindi ko naman gusto. Sana yung ginawa niyo sa akin, hindi niyo gagawin sa kapatid ko. Huwag niyo naman kaming itulad sa inyo ni Daddy, na nireto lang din ang mga magulang niyo. Sagot ni Justin sa kanyang ina. Mamahalin niyo rin ang isa't isa, katulad sa amin ng Daddy niyo. Kami ang nakakaalam ng mga magulang niyo, kung ano at sino ang makabubuti para sa inyo. Hindi yung kung anong klaseng asawa lang ang madadampot niyo. Panenermo ni Mami kay Justin. Bakit? Kilala mo ba kung anong klaseng babae ang ipinakasal niyo sa akin ni Daddy? Pare-pareho lang naman ang mga babae. Pera lang naman ang habol niyan sa atin. Kung wala akong pera sa palagay mo, may magpapakasal sa ganito kong mukha? Sagot naman ni Justin sa kanyang ina. Nakikinig lang ako sa sagutan nilang mag-ina. Wala akong balak na umeksena sa usapan nila. Justin! Hindi lahat ng babae ay pareho ng ex mo. Penerahan ka lang. Pinaaral mo pero anong ginawa sa'yo? Iniwan ka at pumunta sa Amerika. At hindi ka na niya binalikan pa. Alam ko na may dahilan siya kung bakit niya nagawa sa akin yun, Mom. Sagot naman ni Justin sa kanyang ina. Anak, huwag ka na umasa na babalikan ka ni Ella. Ginamit ka lang niya para sa pangarap niya. Just move on at harapin mo ang katotohanan. Matagal na ako nakamove on, Ma. Sa palagay mo ba, ang ipinakasal niyo sa akin ay makakabuti sa akin? Kung hindi lang dahil sa kapatid ko, di ko pakakasalan yung babaeng yan. Huwag sana kayong maging bulag, Ma'am. Dahil alam kong nagpapanggap lang ang babaeng yan. At umaasa ka na mamahalin ako niyan? Kung may mamahalin man siya, walang iba kundi ang pera ko. Pero hindi na ako magpapakatanga sa isa pang babae. Kaya huwag kayong umasa na mamahalin kong babaeng yan. Dinig ko ang galit na sabi ni Justin sa kanyang ina. Napakabilis niyang manghusga sa pagkatao ko. Paano ko siya mamahalin kung ganyan ang ugali niya? Bakit? Kilala niya ba ako at ganyan siya kung manghusga? Anak, buksan mo naman ang puso mo para kay Talia. Iba si Talia. Hindi siya katulad ng ibang babae na inaakala mo. Bakit hindi mo siya kilalanin ng husto bago mo siya husgahan? Pagtatanggol ni Mami Mia sa akin. Ma'am, kung gusto niyong tumagal kami ng babaeng yun, huwag niyo na akong pakialamanan. Kapag pinakialamanan niyo pa ako, makikipag-divorce ka agad ako sa babaeng yun. Banta ni Justin sa kanyang ina. Okay, pero bigyan mo ng katulong ang asawa mo para may tagaluto kayo. Sabi pa ni Mami. Ma'am, hindi ko naman kailangan ng katulong, okay? Isa pa, hindi ako nananatili sa isang lugar lang. Kapag matapos yung subdivision na pinapatayo ko, lilipat na ako sa Holland para matutukan ko ang ibang negosyo natin doon. Sige, basta huwag mo na sana awayin si Talia, anak. Saka sana gumawa na kayo agad ng bata para makita namin kaagad ang magiging apo namin at para may sanggol na sa pamilya natin. Sabi pa ng kanyang ina. Ay, hindi pa ako handang maging ama, Ma'am. At kung maging ama man ako, hindi sa babaeng yan. Matigas niyang sabi sa mama niya. Akala niya namang gusto kong magkaroon ng anak sa kanya. Mamaya, magmukha pang unggoy ang anak ko at magmanap pa sa kanya ng kapangitan. Di bali na lang. At baka magiging kawawa pa magiging anak ko. Ewan ko sa'yong bata ka. Itigil mo na ang karera mo ng motorsiklo, ha? Lagi mo na lang akong pinag-aalala sa laro mong yan. Saway sa kanya ni Mami Mia. Don't worry, Ma'am. Ititigil ko ang larong yun. Basta huwag niyo akong pakialamanan. At pati love life ng iba, huwag niyo na rin sanang pakialamanan. Wika ni Justin sa kanyang ina. Bahala ka nga! Sige! At babalik na kami ng daddy mo bukas sa Holland. Mamaya ay narinig ko na lang ang pagsara ng pintuan sa labas. Umalis na siguro si Mami. Nakaramdam na ako ng gutom at antok, ngunit ayaw kong lumabas sa silid dahil ayaw kong makita ang pangit na lalaking yun.
Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, kumatok si Justin sa silid ko. Lumabas ka na dyan at magluto ng kanin para sa sarili mo. Aalis ako at baka madaling araw na ako bumalik. Saka bago ka matulog, linisin mo buong bahay. Huwika niya sa labas ng silid ko. Hindi ako umimik at naramdaman ko na lang na may lumabas sa unit. Nawala na ako ng ganang kumain kaya bumangon na lang ako at nagtungo sa kusina. Uminom lang ako ng tubig at bumalik ulit sa silid upang ayusin ang mga damit kong inalis ni Justin sa kanyang silid. Tinupi ko ang mga yun at inilagay sa cabinet. Pagkatapos kong magtupi ng mga damit, nag-shower na ako at pinatuyo na ang buhok ko at natulog. Hindi na ako kumain pa dahil nawalan na nga ako ng gana at hindi ko sinunod ang utos niya. Ngunit pagsapit ng alas 2 ng madaling araw, nagising ako dahil nakaramdam ako ng gutom. Lumabas ako ng silid at nagtungo sa kusina. Binuksan ko ang ref para tingnan kung ano ang pwedeng makain doon. Nakita ko ang itlog at nilaga na lang yun para lang malamnan ang tiyan ko. Matapos kong kainin ang itlog, naupo na muna ako sa living room para manood ng TV. Ngunit ilang sandali lang, may nagbukas ng main door at iniluwa si Justin doon. Nakita niya ako at ang sama ng tingin niya sa akin at malakas na isinara ang pintuan. Bakit gising ka pa? Seryoso niyang tanong sa akin na parang lasing. Kagigising ko lang. Saan ka galing? Kumain ka na ba? Tanong ko sa kanya. Pabagsak siyang umupo sa isahang sofa at isinandal ang kanyang likuran sa sandalan. Galing ako sa birthday na kaibigan ko sa Holland. Nag-helicopter lang ako para mabilis na pag-uwi ko rito. Sagot niya sa akin na mukhang pagod na pagod. Hindi na ako magtataka kung galing siya ng Holland at nakarating agad dito sa San Agustin dahil may sarili siyang helicopter. Amoy alak siya, kaya lasing nga siguro siya. Sana nahulog na lang siya sa helicopter para tumuwid ang liko niyang utak. Maya-maya pa ay tumayo siya at patakbong nagtungo sa banyo. Narinig ko na lang ang pagsusuka niya. Tumayo ako at kumuha ng maligamgam na tubig sa kusina at isinaling ko yun sa baso. Pinuntahan ko siya sa banyo at iniabot sa kanya ang baso na may maligamgam na tubig. Inumin mo yan para mainitan ang sikmura mo. Wika ako sa kanya. Sumunod naman siya sa sinabi ko at inubos niya ang tubig. Salamat. Sabi niya at ibinigay sa akin ang baso. Tumalikod na siya at hindi man lang nag-flash ng sinukahan niya. Kaya ako na lang ang gumawa nun. Bumalik ako sa living room at nakita ko na nakahiga na siya sa mahabang sofa. Lumapit ako sa kanya upang tanungin. Gusto mo bang humigop ng sabaw? May sabaw ba? Kahit ramen lang, sabi nito sa akin. Saglit lang at ipagluluto kita. Sabi ko sa kanya at nagtungo na ako sa kusina. Naghalungkat ako sa ref at may nakita akong fresh Mickey. Kinuha ko yun at mabuti na lang may atay at karne sa ref. Kaya kinuha ko yun at hiniwa. Gumawa rin ako ng bachi soup para sa pangit kong asawa para mahimasmasan siya sa kanyang kalasingan. Naalala kong sinabi sa akin ni tita. Nakapaglasing daw si Papa, ito ang niluluto ko sa kanya. Mabuti at tinuruan ako ni Tita kung paano magluto ng batsyoy ulit. Patapos ko magluto ay inilagay ko sa bowl at dinala sa sala para mahigop ni Justin ang sabaw. Ibinaba ko muna sa lamisita ang tray na nilagyan ko ng bowl na may batsyoy. Dahil nakita kong may bahid ng suka ang gamit at kamay ni Justin. Tulog na siya. Napapailing na lang ako sa pangit na nilalang na ito. Naalala ko kanina ang usapan nila ng mami niya tungkol sa ex-girlfriend niya. Marahil mahal niya ito at niloko lang pala siya. Kaya ganun na lang siguro ang iniisip niya na katulad din ako ng ex-girlfriend niya. Kumuha ako ng bimpo at maligamgam na tubig. Inilagay ko yun sa maliit na palanggana at pinunasan ko ang kamay niya na may suka niya. Pupunasan ko sana ang suka niya para mapreskuhan siya. Ngunit pagdampi ko sa kanyang muka, ay hinawakan niya ang kamay ko at bigla na lang niyang idinilat ang kanyang mga mata. Don't ever touch my face! Sabi niya sa akin at binitiwan ng pabalibag ang aking kamay na may hawak na bimpo. Bumangon siya sa sofa at umupo. Next time, huwag mong tangkain na hawakan ang mukha ko. Naiintindihan mo? Galit niyang sabi sa akin. Gusto ko lang naman na punasan ka para mapreskuhan ang pakiramdam mo.
Higupin mo na tong sabaw para mainitan ang sikmura mo. Sabi ko na lamang sa kasungitan niya. Inurong ko ang lamesita sa harap niya para makahigup siya ng sabaw. Nang nasa harap niya na ito, ay naabutan ko siyang nakatitig sa akin. Iniwas niya ang paningin niya sa akin nang magtama ang mga mata namin. Baka may lason to. Sabi niya at hinawakan ang kutsara. Kung lalasunin man lang kita, mas mabuti pang pinakulam na lang kita para hindi halata. Pinagluto na nga kita pag dududahan mo pa ako. Nakasimangot kong sabi sa kanya. Naniniguro lang dahil alam kong galit ka sa akin. Sabi niya at humigop ng sabaw. Napapikit siya ng mata nang matikman niya ito. Mabuti na lang at alam niya na galit ako sa kanya. Galit lang ako sa ugali mo, Justin, pero hindi naman sa buo mong pagkatao. Wow, ang sarap nitong niluto mo. Anong tawag dito? Noodles with cabbage and beef? Sabi niya. Batsyoy ang tawag niyan. Ubusin mo yan at matutulog na ako. Uwi ka ako sa kanya at tatalikod na sana nang pigilan niya ako. Mamaya ka na matulog. Hintayin mong matapos ako at hugasan mo tong pinagkainan ko. Saka labhan mo tong suot ko. Utos niya sa akin. Napabuntong hininga ako sa sinabi niya. Dali-dali niyang inubos ang batsyoy at patulak na inurong ang bowl. Sumandal siya sa sofa at tumingin sa akin. Hugasan mo na yan. At ayoko may nakakalat sa kusina ko. Utos niya sa akin na parang doon. Sarap talagang sipain ang pagkalalaki niya para makaganti man lang ako sa pambubuli niya sa akin. Yes, sir! Panguuyam kong sagot sa kanya at kinuha ang pinagkainan niya. Nang tumalikod na ako ay nagsalita ulit siya. Pagkatapos mong hugasan yan, bumalik ka agad rito. Hindi na ako nagsalita at tumuli na lang sa kusina. Hinugasan ko ang pinagkainan niya, pati na rin ang bimpo na ginamit ko sa kanya inilaban ko. Pagkatapos, bumalik ako sa sala. Naroon siya nakaupo at nakahawak sa balikat niya, na para bang nangalay yun. Marunong ka bang magmasaj? Tanong niya sa akin. Konti lang ang alam ko sa pagmamasahe. Sagot ko sa kanya. Pwede bang pahilot ng likod ko? Lalo na rito sa bandang balikat ko, nangangalay mula pa kahapon. Wika niya sa akin. Akala ko ba lalabhan ko yung damit mo? Tanong ko sa kanya at tinaasan siya ng kilay. Biro ko lang yun, pamasajin ang likod ko. Utos niya sa akin. Dumapa siya sa sofa at wala na akong nagawa kundi ang masahihin ang likod niya. Sinimulan ko sa balikat niya. Dry massage lang ang ginawa ko sa kanya, kahit may suot siyang damit. Hanggang ilang minuto pa ang nakalipas ay napansin kong nakatulog na siya. Iniwan ko siyang nakatulog sa sofa at bumalik ako sa silid ko. Hinayaan kong mamaho siya sa suka niya. Humiga ako sa kama at nag-isip kung ano ang magiging buhay ko, gayong may asawa na ako. Ako na yata ang pinakamalas na babae sa buong mundo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip na asawa ko ang pinakamayamang tao dito sa bansang Maharlika. Ngunit pinakapangit naman. Paano iikot ang mundo ko sa piling ng pangit kong asawa? Malawak ang unawa ko. Kaya naiintindihan ko rin ang pinagdadaanan niya. Dahil pangit na nga siya, iniwan at niloko pa siya ng girlfriend niya. Gusto kong patunayan sa kanya na kahit pangit siya, pwede naman siyang mahalin at hindi perang basihan. Matututunan ko rin naman siyang mahalin kung maging mabait lang siya sa akin. Wala naman akong choice na kundi ang mahalin siya dahil asawa ko siya. Gusto kong patunayan sa kanya na kahit pangit siya ay handa ko siyang mahalin at ipagmalaki sa iba. Dahil ang pagmamahal, kahit ano pang itsura nito, kaya mong mahalin, lalo na at parte na siya ng buhay mo. Gusto kong malaman niya na hindi lahat ng babae ay pera lang ang habol sa kanya. Ako si Talia, 29 years old, at asawa ko si Mr. Eusebio. Ang pinakapangit na milyonaryo dito sa bansa. Kinabukasan ay nagising ako na maaga para magluto ng almusal naming dalawa ni Justin. Nag-shower muna ako bago nagluto. Nang nasa sala na ako ay hindi ko na nakita si Justin. Marahil ay pumasok na ito sa silid niya. Nagtungo na ako sa kusina at naghanap ng pwedeng lutuin. Nakialam na ako roon. Nakakita ako ng hotdog sa ref. Kinuha ko yun at nagprito ng 6 na piraso. May batsyoy pang natira kaya ininit ko yun.
Para pagising ni Justin, may sabaw siyang mahihigop. Baka may hangover pa siya. Mabuti na yung may nakaready na sabaw para sa kanya. Nagsalang na rin ako ng sinaing sa rice cooker at baka kakain din siya ng kanin. Ilang minutong nakalipas ay nakahain na ang pagkain sa mesa. Sakto naman ang pagdating ni Justin. Anong niluto mo? Tanong niya sa akin na seryoso. Bagong ligo siya at amoy ko ang natural niyang pabango. Nagluto ako ng hotdog at itlog, saka ininit ko na rin ang natirang batshay kagabi. Uwi ka ako sa kanya. Mauubos mo bang kainin yan? Seryoso niyang tanong na ang tinutukoy ay ang hotdog. Hati tayo rito sa hotdog at itlog. May hangover ka ba? May natira pang sabaw kaninang madaling araw. Baka gusto mong maghigop. Ikuha kita? Alokos sa kanya. Sandwich lang ang kinakain ko sa umaga, kaya ubusin mo yan niluto mo. Masungit niyang sabi sa akin. At kumuha siya ng tasty bread at naglagay siya ng isang pirasang itlog. Nagtimpla siya ng sarili niyang tea at gumawa ng sandwich. Nagsighing ako, baka gusto mong kumain ng kanin. Aloko pa rin sa kanya. I said hindi ako kumakain ng kanin sa umaga, kaya ubusin mo yung sinaing mo. Para naman hindi ka magmukhang buto. Ang payat mo, para kang stick tingnan. Kainin mo yung mga niluto mo para naman tumaba ka ng konti. Panginsulto niya pang wika sa akin. Hindi ka tumauubos. Konti lang naman ako kumain. Sad ko sa kanya. Ubusin mo yan, Talia. Huwag kang nagsasayang ng pagkain. Marami mga kabataan na nagugutom. Niluto mo yan kaya ubusin mo. Wika niya tumupo sa mesa at uminom ng kanyang tea. Akala ko kasi kakain ka. Kung ayaw mong kainin, ititira ko na lang para mamaya. Sabi ko sa kanya at kumuha lang ako ng kanin na kaya kong ubusin. It's up to you. Wika niya at nagkibit-balikat pa siya bago sumubo ng sandwich. Habang kumakain ako ay nakatingin siya sa akin na parang nanguuyam. Naging masaya ka na ba sa buhay mo, Talia? Pagkatapos mong may pinaasang lalaki at niloko? Wika niya sa akin na siyang pinagtataka. Niloko at pinaasa? Nagpapatawa ka yata, Justin. Hindi ko ugali ang manloko ng tao. Kaya ko ano yung pinagsasabi mo, wala akong alam. Wika ko sa kanya. Talaga lang ha? Talagang nakakatulog ka pa talaga sa gabi? At nakakalunok ka pa ng pagkain sa panloko mo? Mariin niyang wika sa akin. Anong panloko ang pinagsasabi mo, Justin? Wala akong niloko at malinis ang konsensya ko. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo lang diretsyahan. At huwag mo akong pagbintangan ng kung ano-ano. Galit kong sabi sa kanya. Kung hindi ka guilty, huwag kang magalit. Pasalamat ka dahil may pinangako akong binitawan sa taong niloko mo at sinaktan. Dahil kung wala, baka matagal ka na rin nakabaon sa lupa. Wika niya sa akin at tumayo, dala ang pagkain niya. Tiningnan ko na lang siya na palabas sa kusina na nagtataka. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi niya. Parang siguro ang pangit nito. Kumain na lang ako kaysa mag-isip sa sinabi niya. Pagkatapos kong kumain ay niligpit ko na ang pinagkainan ko. Habang naghuhugas ako sa lababo, ay ibinagsak naman ni Justin ang tasa ng tea sa tagiliran ko. Bilisan mong maghugas at may pupuntahan tayo. Yaya niya sa akin. At saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Wala nang maraming tanong, Talia. Bilisan mo na dyan at ayoko naghihintay ng matagal. Pagkasabi niyang yun ay tumalikod na ulit siya. Dali-dali kong tinapos ang ininuman niya na tea at lumabas sa kusina. Naka-leggings naman ako at naka-blouse kaya okay na itong suot ko. Naabutan ko siya sa sala at naka-jacket na ito. Halika na! Yaya niya sa akin at lumabas kami ng condo unit niya. Saan ba tayo pupunta, Justin? Tanong ko sa kanya. Ipapasyal lang naman kita, masama ba? Pang-uuyam niyang sagot sa akin. Umismid lang ako at sumimangot. Sumakay kami sa elevator at bumaba sa ground floor. Nakasunod lang ako sa likuran niya. Maganda ang hugis na pangangatawa ni Justin. Kapag nakatalikod siya, ay hindi mo aakalain pangit ito. Huwag lang siyang humarap at baka sa halik na malaglag ang suot mo, ay baka biglang umurong kapag makita mo ang pangit niyang mukha. Siguro ay nasira ang mukha niya o di kaya baka na-aksidente siya.
Pagdating namin sa parking area, ay sumakay siya sa motorsiklo. Isuot mo tong helmet at sumakay ka sa likuran ko. Sabi niya, sabay abot sa akin ang helmet. Ayaw kong sumakay sa motor. Tanggi ko sa kanya dahil natatakot ako. Sakay na, Talia. Huwag ka matakot dahil magaling ako mag-drive ng motorsiklo. Pangungumbinsin niya sa akin. Kahit takot akong sumakay dahil gusto kong subukan ang sarili ko sa mga ganitong challenge sa akin. Sumakay ako at inilagay ang helmet sa ulo ko. Yumakap ka sa akin at baka mahulog ka. Sabi niya sa akin. Yumakap ako sa kanya at pinatakbo niya na ang motorsiklo niya. Mahigpit ang yakap ko sa tiyan niya dahil sa bilis ng patakbo niya ng motorsiklo. Pakiramdam ko ay lumulutang kami sa sobrang bilis. Napapapikit na lamang ako at hinihintay na mabangga kami o anuman ang mangyari sa amin. May isang bahagi ang puso ko na hindi maintindihan sa bilis ng pagtakbo ni Justin ng sasakyan. May takot akong nararamdaman at lungkot na hindi ko lubos na maintindihan. Justin! Pwede bang bagalan mo ang pagpapatakbo ng motorsiklo? Sigaw ko ang sabi sa kanya. Ngunit para siyang bingi at lalo pang binilisan ang takbo ng motorsiklo. Lalong napahigpit ang yakap ko sa baywang niya. Hanggang sa huminto siya at sa pagdilat ko ay nasa private cemetery kami. Bumaba ka na, utos niya sa akin. Bumaba naman ako ngunit nanginginig ang buo kong katawan dahil sa sobrang takot kanina. Pero natuwa rin ako dahil nakayanan kong sumakay sa ganong kabilis sa pagpapatakbo ng sasakyan. Bumaba na rin siya sa kanyang motorsiklo. Anong ginagawa natin sa lugar na to, Justin? Tanong ko sa kanya. Ililibing kita rito, gusto mo? Sarkastiko niyang sagot sa akin. Tinatanong kita ng maayos, kaya sana marunong ka naman sumagot ng maayos. Naiinis kong sabi sa kanya. May dadalawin lang ako. Sagot niya at naglakad papuntang bilihan ng bulaklak sa gilid ng cemetery. Sumusunod lang ako sa likuran niya at bumili siya ng bulaklak. Nang mabayaran niya yon ay naglakad siya at sumusunod lang ako sa kanya. Siguro ay may dadalawin siya rito. Maya-maya ay huminto siya sa isang puntod. Inilagay niya sa lapida ang bulaklak na binili niya. Binasa ko ang nakasulat roon. Jasper ang pangalan noon. Sino siya? Tanong ko kay Justin. Isang mahalagang tao sa buhay ko. Sagot niya sa akin. Anong ikinamatay niya? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin ng masakit. Nawala siya dahil sa walang kwentang babae. Talaga bang hindi mo kilala ang pangalan na yan? Makahulugan niyang tanong sa akin. Umiling-iling ako pero sa kasulukan ng puso ko, para itong tinutusok. Hindi ko man lang kilala ang nakalibing sa puntod na yon, ay parang may gumuhit na sakit sa kailalimo ng aking puso. Alam mo ba na ang babaeng dahilan ng pagkawala niya? Gusto ko ring ilibing dito? Pero hindi naman ako ganun kasama para gawin yun sa kanya. Pero titiyakin ko na magiging piyerno ang buhay niya. Sabi pa niya sa akin. Ano ba ang ginawa ng babaeng yun sa kanya? Tanong ko naman. Ngunit nakakainsultong tingin at tawa ang isinagot niya sa akin. Hindi ko alam kung saan siyang manhid ka. O nagpapanggap na walang alam sa paligid mo. Sabi niya na hindi ko naman maintindihan ang ibig niyang sabihin. Hindi kita maintindihan, Justin. Mabuti pa iuwi mo na lang ako kaysa makinig dyan sa walang kwenta mong sinasabi. Wika ako sa kanya. Hindi tayo uuwi. Pupunta tayo sa opisina at may papagawa ko sa'yo. Sabi niya sa akin. Wala akong alam na gawain sa opisina. Wika ako naman sa kanya. Sigurado ka na wala kang alam? May ipaliligpit ako sa'yo. Sabi niya sa akin. Nagbuntong hininga ako at hindi na sumagot para wala nang maraming usapan. Bahala ka. Tanging tugon ko sa kanya. Umalis kami sa puntod na yon ngunit hindi na wala sa akin ang pangalan ng nakasulat roon. Dinala ako ni Justin sa opisina ng real estate. Pumasok kami sa opisina at maraming nakatambak na mga papeles roon. Umupo si Justin sa swivel chair at sumandal. Tumingin siya sa akin na para bang kinikilatis niya ako ng maigi. Umpisan mo na magtrabaho, Talia. Kumuha ka ng pamunas at punasan ang bintana at linisin ang silid na to. Utos niya sa akin. Yan lang ba ang gagawin ka, senyorito?
Pang-insulto kong tanong sa kanya. Marami ka pang gagawin, kaya umpisahan mo na ang paglilinis. Sabi niya na walang reaksyon ng mukha. Napabuntong hininga ako ng malalim at kumuha na lang ako ng pamunas at pang-spray sa likuran ng opisina. Malalaking bahay ang nakatayo sa subdivision na ito. Ang opisina ay nasa harapan lang ng security o main gate ng subdivision. Pakiramdam ko minsan na akong nakapunta sa lugar na ito o baka napanaginipan ko na ang lugar na ito. Sinimulan ko ang pagpunas sa jealousy ng bintana habang ang pangit kong asawa nakaharap sa computer at tumitingin sa mga papel na nakatambak sa mesa. Habang naglilinis ako ay parang pakiramdam ko nangyari na ito sa akin noon. Dalawa ang bintana ng opisina na yon. Pagkatapos ko maglinis ng mga bintana, kumuha ako ng vacuum at nag-vacuum sa sahig. Ngunit may mga bagay na parang pamilyar sa akin. Ngunit hindi ko alam kung kailan nangyari. Pakiramdam ko ay nakarating na ako sa lugar na ito. At parang madalas kong ginagawa ang mga bagay na ito sa lugar na ito. Habang nagba-vacuum ako ay tumingin ako kay Justin na naabutan ko siyang nakatitig rin sa akin. Parang binabasa niya mga kilos ko. Nang tumama ang mga mata namin, agad naman niyang binawi. Hindi ko maintindihan ang damdamin ko ngunit parang pamilyar na sa akin ang lugar na ito at ang ginagawa kong paglinis. Nang matapos ako maglinis, inutusan naman ako ng asawa ko. Pwede nga ipagtimpla mo ako ng tea? Hindi na ako umimik, kundi nagtungo na ako sa may pantry at ipinagtimpla siya ng tea. Kahit sa pagtitimpla ko ng tea ay parang pamilyar din sa akin. Parang pakiramdam ko madalas ko itong ginagawa. Nang matapos ko ng timplahan si Justin, ay dinala ko na ito sa kanya at inilapag sa gilid niya sa may mesa. Ito na ang tea mo, sabi ko sa kanya. Hindi naman niya ako pinansin at patuloy lang ang pagtatype niya sa computer. Parang hindi ako mapakali kung sino si Jasper. Dahil nakapangalan din ang real estate na ito sa pangalan ng nasa puntod kanina. Justin, kaano-ano mo si Jasper? Tanong ko ulit sa kanya. Tumingin siya ng diretso sa akin, seryoso. Lolo ko, maniniwala ka ba? Kung anong sinasabi mo, pinaniniwalaan ko, sagot ko sa kanya. Alam mo, tigilan mo na yung pagpapanggap mo, hindi bagay sa'yo. Pang-insulto niyang sabi sa akin. Hindi ko naman maintindihan ang ibig niyang sabihin. Anong pagpapanggap ba na naman ang sinasabi mo? May gusto ka bang i-point out sa akin, Justin? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin na masakit. Marami, Talia. Una, hindi ka karapat-dapat sa pamilyang ito. Pangalawa, hindi ka dapat pinagkakatiwalaan. Pangatlo, huwag kang umasa na mamahalin kita. Dahil darating ang araw, pagagapangin kita sa lupa. Galit na naman yung sabi sa akin. Kung yun ang nais mo gawin mo, wala akong masamang ginagawa sa'yo. Hindi ko pinilit ang sarili ko na magpakasal sa'yo. At lalong-lalong hindi sinabi na magtiwala ka sa akin. Pero kung ang gusto mong sabihin na mukha kong pera, at pera lang ang habol ko sa'yo, pwes nagkakamali ka. Garalgal kong sabi sa kanya. Ano pa nga bang habol mo, Talia? Katulad ka rin ng ibang babae, na pera lang ang habol. Kaya huwag kang magmalinis, dahil makasaril ka. Bakit ba hinuhusgan mo ako, Justin? Kaya kong patunayan sa'yo na hindi lang pera ang mahalaga sa akin. Kaya kitang mahalin, Justin. Kahit ganyan pa ang mukha mo. Kahit kasing pangit ka pa ni Lolo Imaw sa palabas sa telebisyon, kaya kitang mahalin kung hindi lang pangit ang ugali mo. Hindi ang mukha mo tinitingnan ko, Justin, kundi ang puso ng tao, ang puso mo. Iyak kong wika sa kanya. Mapangutli ang tingin ang iginawa niya sa akin at parang napakababang uri ng babae ako sa paningin niya. Hindi ko alam kung anong mali ang nagawa ko sa kanya at ganitong trato niya sa akin. Handa ko naman siyang mahalin, kahit pangit pa siya. Basta, huwag niya lang akong sungitan o insultuhin ang pagkatao ko. Sino nga ba ang babaeng tinutukoy ni Justin habang sila ay nasa cemetery? At bakit kaya parang pamilyar na pamilyar kay Talia
ang mga nangyayari sa paligid. Hanggang dito na lamang po ang ikalawang kabanata ng ating kwento. Sana po ay muli niyong subaybayan ang susunod na yugto ng Married to an Attractive Billionaire. Maraming salamat!